If you buy real properties, very common lang. Number one, kailangan bumili ka sa taong real owner ng property. Huwag kang bumili sa taong hindi naman siya ang may-ari ng property. Very common yan. Very basic yan. Kasi may iba dyan na loko kasi bumili siya sa tao na hindi naman yun ang tunay na owner ng property. So, very basic. If you buy real properties, very common lang. Number one, kailangan bumili ka sa taong real owner ng property. Huwag kang bumili sa taong hindi naman siya ang may-ari ng property. Very common yan. Very basic yan. Kasi may iba dyan na loko kasi bumili siya sa tao na hindi naman yun ang tunay na owner ng property. So, very basic. Kailangan mong harapin. Kailangan mong mag-investigate na kailangan yung kausap mo, kadil mo, kailangan siya ang tunay na owner ng property. Meron pala iba, Kuya Mark, na representative lang ang pinapadala. Hindi dapat ganun. Actually, pwede naman representative basta authentic yung tinatawag na special power of attorney. Mm-hmm. Don't forget, MJ, na yung tinatawag na special power of attorney, kailangan yung principal buhay. Ibig sabihin, kung inauthorize ka na isang tao, kailangan yung nag-authorize sa'yo, buhay. Kung patay na, yung SPA, yung Special Power of Attorney, automatic, patay na din. Wala ka din ng authority. Paano magbibigay ng authority yung isang taong patay na? So, very basic yan, ha. Kailangan yung nag-authorize sa'yo na magbenta ng property at the time of the transaction, kailangan buhay yon. Or at least, kasi yung word na SPA, extension of personality. Paano extend yung personality sa taong patay na? Paano extend yung personality kung taong kumatos na? So, kailangan pag yung isang tao, yung agent na binigyan ng authority to sell the property, kailangan authorize siya. Of course, legitimate yung pagiging authority, yung authority na binigay sa kanya. And second, yung nagbibigay ng authority must be existing at the time of the transaction. Malinaw, dapat may pahintulot at legal. Kasi may iba dyan, MJ, na may authority, na may SPA na binibigay, tapos yung nag-authorize sa kanya, patay na pala or namatay na. Nakapirma siya ng SPA, but after isang buwan, namatay na. So, anong epekto ng SPA? Wala nang epekto yung SPA na yan. Kasi, paano maging epekto yung SPA na yan kung ang nag-authorize sa'yo, patay na? So, kailangan, on the day of the transaction of the sale, kailangan yung owner, the real owner of the property must be existing at the time of the transaction. Mm-hmm. Kuya Mark, ano bang mga kontratang dapat pakatandaan, Kuya Mark, pagbibili ng real property? Dalawang klase yan, ang pinaka-common, MJ, lalo na dito sa Metro Manila, lalo na ang daming mga condominiums po dito, kailangan natin malaman. Dalawang klaseng kontrata with respect sa real properties. Okay, ang pinaka-common. Okay, of course, marami pang mga kontrata dyan, but ang pinaka-common itong dalawa. May tinatawag na contract to sell and deed of absolute sale. So, anong pagkakaiba ng contract to sell and deed of absolute sale? Itong contract to sell, it is just a preparatory contract. Ibig sabihin ng preparatory contract, yung ownership, hindi pa na-transfer sa buyer pag nagpermahan kayo ng contract to sell. Ang ibig sabihin ng contract to sell, yung buyer may obligation na magbayad, dahan-dahan magbayad, tapos si seller naman, may obligasyon na ihanda yung mga dokumento, itaposin yung construction ng property, yung tinatawag na contract to sell. It's only a preparatory contract. It will not transfer the ownership of the property. But, yung tinatawag naman na deed of absolute sale, iba yun. Yung deed of absolute sale, ito yun ang pag-transfer ng ownership ng property. So, for example, condominium, may tinatawag na pre-selling. So, normally, pag nagbumili ka ng property ng condominium, hindi pa tapos yung property, ang ibibigay sa iyo ng developer, contract to sell pa lang. But, for example, tapos na yung building, i-turn over na sa iyo ang building, bayaran mo na yung buo, or ipasok mo sa banking loan or banking financing, yan, magpirmahan na kayo ng tinatawag na deed of absolute sale. Kung interesado kong bumili, Kuya Mark, ng lupa, ano yung mga dokumentong hihingin ko sa seller? Okay, number one, kailangan, for example, bumili ka ng lupa, kailangan ihanda mo yung tinatawag na
TCT, Transfer Certificate of Title. Yung TCT, nakalagay doon yung owner, description ng property, at kung may encumbrance ba or utang yung property. O, number one yan, kailangan ka kumuha ng certified true copy. Hindi lang yung photocopy na ibibigay sa iyo ng agent or owner. Kailangan pupunta ka sa RD, yung blue na proof, yun ang tinatawag na certified true copy. At least meron ka nun to prove na yung kadil mo is the real owner. Kasi dami kasing nagpanggap dyan na owner, hindi pala siya ang owner. O daming nagpanggap dyan na agent, wala naman, wala palang authority na to sell the property. So number one is transfer certificate of title. Number two, yung tinatawag na tax declaration. Ang tax declaration, MJ, dalawang klase yan. Kailangan basahin mo yung tax declaration. May tax declaration sa lupa, may tax declaration din sa building. Kailangan yung tax declaration na hawak mo or at least photocopy is tax declaration sa lupa at tax declaration sa building. And third, kailangan may official receipt ka na nagbayad siya ng buhis. Kasi may ibang lupa dyan na walang, hindi nagbayad ng buhis. So in that case, may obligasyon ka na baka ikaw yung mag-assume ng obligasyon nila sa government. So kailangan may official receipt ka na nagbayad sila ng buhis. And fourth, may tax clearance to prove na walang problema yan sa lahat ng obligasyon nila sa buhis. And yung tinatawag na survey. Yung survey, yung topographical survey and geological survey. So, yung geological survey, yung ang sukat ng property, yun ang geological, yung topographical, yung height ng property. Depende kasi may iba dyan, mga bulubundukin. So, may topographical survey. Yun ang mga kailangan mo. But ang pinaka-importante dyan, MJ, number one is the transfer certificate of title to prove na siya talaga ang kausap mo. Okay. Sa ating pong mga kababayan na nakikinig ngayong umaga, meron po tayong text line 0927-540-2241. Kung gusto nyo naman tumawag at direkta makatanong kay Kuya Mark, meron tayong landline 801-836-836-3875. At sa ating pong live stream, nakalagay po doon yung Zoom link natin. I-click lang po ninyo para direkta kayo makapagtanong mamaya with video kay Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, ang tanong po ng ating mga kababayan, kung sila ba daw ay bibili ng lupa, ano raw yung tatanong nila, eksakto mga tanong nila sa seller? Number one, itanong mo sa seller, single ba siya or may asawa? Oy, ganun, very common yan. Ganun? Bakit po kayo, single ba siya or may asawa? Number one yan. Tapos kung sabihin niyang single siya, kailangan kumuha ka ng senomar to prove na siya single talaga. And number two, ang status ng property. Is it a conjugal property? Or paano nakuha niya yung property? Nabili ba nila yan on the day of their marriage or during their marriage? Or namana lang yan sa kanya? Yun ang mga basic reason. Ha? Bakit kailangan malaman mo kung single ba yung kausap mo or hindi? Hindi ibig sabihin na interesado ka sa kanya. Kung hindi, interesado ka sa lupa niya. Kailangan mo malaman kung single siya o hindi. Kasi kung conjugal property yan, kailangan dalawa ang kadil mo. Yung Mr. at saka yung Mrs. Hindi pwede na si Mr. lang kausap mo, lalo na pag conjugal property yan, kasi very basic yan sa under the family code. May tinatawag tayong conjugal property, lalo na pag kinasal sila after 1988. So, tanungin mo, are you single or married? Pag sabihin niyang single, huwag kang maniwala, baka nagpanggap na single lang yan. Baka hiwalay lang o nagpanggap na single yan. Kumuha kayo ng senomar, humingi ka senomar, latest senomar, certificate of no marriage to prove na single talaga siya. Number two, whether or not the property is a corporate property or not. If it is owned by the corporation, kailangan kumuha ka ng secretary certificate to na authorizing the sale of the property. So, secretary certificate, kailangan approve yun ng board. And of course, tanungin mo din kung yung property is nakasangla or malinis bago mo bilhin ang property. And pang-apat, kailangan mo din tanungin kung lahat ng mga buhis dyan, nabayaran ba? Kasi hindi matransfer yung property sa'yo kung hindi cleared yung lahat ng obligation sa government. Napaka-komplikado. Lalo na Kuya Mark, kung bibilin mong lupa ay corporate-owned, di ba? Yes, corporate-owned. And lastly, MJ, kailangan mong malaman kung yung owner buhay ba or patay na. Kasi for example, agent lang kausap mo, sabihin niya si Juan Dilacus ang may-ari ng property. Patay na pala siya 5 years ago.
So, kailangan mo malaman buhay pa ba o patay na. Kasi kung patay na, kailangan na bayaran lahat ng estate taxes. Eh, Kuya Mark, paano ba ang bayaran yan pag bibili ng lupa? May okay. specific ba na process? Ano po ba ang legalities ang, niya? Ang bayaran kasi, MJ, hindi advisable na magbayad ka through cash. Hmm. Mas maganda magbayad ka through manager's check. Kung bumili ka ng property, normally pwede naman check eh, but ang the best is manager's check. Or at least to manager's check kasi MJ is good as cash. And second, may paper trail. Baka itanggin yan na nakabayad, nakatanggap siya ng pera sa'yo. So mas maganda manager's check para at least safe yung pagbayad mo ng property and hindi niya pwedeng matanggi yan na hindi siya nakatanggap. May paper trail kasi hindi naman bagay yan na simple na bagay na pag nabili mo yan, sa'yo na. May proseso pa yan for registration. So, kailangan mo talaga na may proof ka na yung seller ng property is fully paid. May ano ba dyan, Kuya Mark, timeline? Kung, for example, kailan ko ba dapat bayaran ng buo yung lupang aking binili? May ganun ba na ano? Ah, yes, may ganun. Hmm. So, kailangan kung bumili ka ng property, bayaran mo ng buo kung i-transfer na sa'yo or ibigay na sa'yo yung owner's duplicate copy ng TCT, yung Transfer Certificate of Title. Huwag kang magbayad ng buo kung hindi pa kayo nagpirmahan ng Deed of Absolute Sale. Kailangan nagpirmahan kayo ng number one, Deed of Absolute Sale. That's number one. And number two, hindi lang Deed of Absolute Sale, kailangan ibigay na sa'yo yung owner's duplicate copy ng Transfer Certificate of Title. Kuya Mark, balikan ko lang yung Deed of Sale. Ano ba yung mga nakalagay, Kuya Mark, specifically doon sa Deed of Sale na dapat pakatandaan natin mga kababayang nais bumili ng property? Okay. Sa Deed of Sale, nakalagay doon na yung owner is really the absolute owner of the property. May warranty nakalagay na siya yung absolute owner ng property. Number two, yung description ng property nakalagay doon kung gano'ng kalaki, 100 square meters ba, 200 square meters ba, third, yung location ng property nakalagay kung anong address, anong barangay, anong city, anong bayan, anong probinsya nakalagay doon yung location ng property. And of course, may nakalagay doon na free siya sa lahat ng mga lien, mga encumbrances. Dapat nakalagay doon. And fourth, nakalagay din doon na lahat ng mga obligation nila sa government must be fully paid bago niya matanggap yung payment. Kasi kung may mga obligation pa sa government, normally the seller ang may obligasyon na magbayad dyan sa government. Mm-hmm. So dapat, Kuya Mark, hindi mo bayaran ng buo, dapat may kopya ka na ng owner's title. Hindi lang, owner's duplicate copy of the transfer certificate of title. Mm-hmm. Kuya Mark, paano kung annulled na kami, halimbawa ng asawa, tapos yung ex-husband, pwede ba bumili ng lupa na hindi siya kasama? Okay, kung annulled na. Hmm. Kung annulled na, ang epekto kasi ng annulment is dissolution of the conjugal property. Ibig sabihin, na-dissolve na yung conjugal property, ang property ni lalaki kay lalaki lang, ang property ni babae kay babae lang. Kung annulled na kayo. Ibig sabihin, kung annulled na kayo, kung bumili kayo ng property, hindi na kailangan ng consent ng ex-husband mo or ex-wife mo. In the very first place, annulled na kayo. Ibig sabihin, back to single ka na, back to binata ka na, back to dalaga ka na. Yan kung annulled na kayo. Kung hindi kayo annulled, yan ang problema. Lalo na kung nakiwalay kayo, de facto separation lang, hindi pwede malipat, mabenta ni lalaki ang property without the consent ng other spouse. Oh. Ito kayo Mark, halimbawa, gusto kong bumili ng lupa, pero yung lupa na yan ay pamamay-ari ng mag-asawa. Pero si husband ay comatose na. Ano ba yan? Pwede bang bilhin yon? Kung comatose na, hindi safe. Kailangan, kung comatose na yung isang husband, tapos yung kadil mo, si wife ang kadil mo, si husband comatose na. Huwag mong bilhin ang property except pag yung wife nakakuha ng court order na inappoint siya as administrator ng property. So, kailangan mo na si wife na nagbenta ng property sa'yo, kumuha ng court order na inappoint siya to be the administrator and to have the authority to sell the conjugal property. Kasi kung walang authority sa court, hindi pwede niyang ibenta yung buong property. Maybe mabenta niya yung share niya ng kalahati ng property but not the entire property. Kasi on the ground na yung asawa niya, comatose na,
So, very clear yung batas, lalo ng family code, na kailangan kumuha muna siya ng appointment ng korte, sa korte. Mm-hmm, malinaw yan, ha? Eh, halimbawa, Kuya Mark, gusto ko rin bumili ng lupa. Ang kaharap ko isang agent, may SPA, Special Power of Attorney, pero ang SPA, walang pirma, thumb mark lang. Pwede ba yon? Legal ba yon? Actually, pag thumb mark kasi, is considered signature. Don't forget, ha? Thumb mark is considered signature. Basta yung naka-thumb mark dyan, illiterate. Or ill, may sakit. So pag illiterate, of course, hindi nakapirma yan, hindi marunong sumulat, so pwedeng thumb mark lang ang gagamitin niya. But kailangan, for example, he is an member ng IP, Indigenous People, nakapirma siya doon, o naka-thumb mark lang kasi illiterate siya. Mas maganda, kumuha muna kayo ng certification from NCIP, National Commission of Indigenous People, to prove na yung kadil mo is illiterate, hindi marunong sumulat, para at least thumb mark lang. But mas maganda yung pirmahan ninyo, may witnesses, mas maganda witness from the na to prove na illiterate talaga yung kadil mo. Or, but that's very impossible, lalo na pag property yung pinag-uusapan, normally, walang illiterate dyan pag nagbentahan ng property. But pag assuming na illiterate yan, pwedeng thumb mark provided na may certification na to prove na he is an illiterate. Same also pag ill, may sakit, naputol ang kamay. So kailangan hindi siya makapirma kasi naputol ang kamay kasi nadisgrasya. As long as sound mind siya, walang problema yan. But kailangan kumuha muna siya ng certification from the doctor to prove na hindi niya kayang sumulat on the ground of his physical situation. So in that case, pwede nang magamit yan as SPA.